In 3 years, kailangan ang magamit mo lang, let's say, 15,000 kilometers. So, hindi ka pwedeng lumagpas ng 45,000 kilometers. Pag lumagpas ka, meron ka ng babayaran extra. Para sa akin personally, the best car that you can drive is a car that you can buy in cash. Videos that will make you wealthy and debt-free. May plano ka bang bumili ng inyong dream car? Pero gulong-gulo kayo kung hindi nyo alam paano at saan at kung magkano. Worry no more dahil I'm more than willing to help you to determine ang pinaka-best option nyo para kayo ay magkaroon ng inyong dream car. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for joining and joining and subscribing in this channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, alam na this. Okay, sa video na ito, pag-usapan po natin what to expect in this video, which method is the best option for you. Pag-usapan natin ang tatlong option, leasing, mortgage, utang, or number 3 ay cash. Pag-uusapan natin ang pros and cons. Iba't iba po ang dahilan natin kung bakit tayo natin gusto magkaroon ng sakyan. May mga iba for ano lang, convenience sake, 'di ba? Kasi ngayon sa totoo lang, ang hirap talaga mag-commute, 'di ba? Mahirap maghintay ng mga public transportation, taxi or Grab, 'di ba? So mas maganda kung meron kang sariling sakyan. Aside from convenience, syempre may mga iba naman kasi gustong makatipid. Kasi parang nagbabayad sila, laki ng binabayad rin, hindi naman nila sa kanila yung sasakyan. However, when it comes to purchasing car, marami po talagang factors na dapat i-consider. Kung kayo po ay naghahanap po kayo ng anong dapat i-consider, meron na po akong ginawang video ng 8 factors to help you find your first car. Panoorin nyo na lang po nasa link po at sa comment section. And then may follow-up video rin, how to buy your first car in cash. Kung gusto nyo po yan, cash, nandun din rin po, nasa link na rin po. However, ang discussion po natin ay iba po ngayon. Ang discussion po natin, pag-uusapan po natin ang 3 options nyo para kayo ay magkaroon sa sariling sakyan. Una, leasing muna. Ang ibig sabihin po ng leasing, hindi sa iyan, parang inuupahan mo. Leasing is another word for renting. Kung kayo gusto magkaroon ng brand new car, pero wala naman kayong commitment na gusto nyong alagaan na for a long term, ang pinaka best option for you is to actually lease. Para ka lang na nangungupahan ng bahay. Nagbabayad ka ng monthly fee. Typically, pagka bumili ka ng mga ganitong sasakyan, tumatagal siya ng mga 2 to 3 years. Like for example, pumili ka ng isang sasakyan, ang halaga po ay 900,000, 3 years to lease. Nag-investigate na po kami kung magkano po ang monthly fee. More or less, ang monthly fee mo dito nasa 15,000 pesos. May mga iba 12,000, may mga iba 15,000. Depende kung ano ang arrangement nyo. Minimum yan, ha, mga 2 to 3 years na lease. And then after 2 to 3 years na lease na inupahan mo, isusoli mo na yung sasakyan sa kanila kasi hindi iiyan. So, pag-usapan muna natin ang pros. No? Ang ibig sabihin ng pros, ang kabutihan na pwedeng maidulot. Number 1, pag kumuha kayo ng leasing, chances are makakuha ka ng brand new. Pwede ka kasi makiusap, sabihin mo kung gusto kong mag 2 to 3 years na lease na long term, pwede brand new. Ayun, maghanap sila ng brand new car para sa'yo. Number 2, lower monthly payments yan compared kung ikaw ay nagmo-mortgage. Mamaya iko-compute po natin yan. Number 3, wala kang tinatawag ng upfront na may deposit na 20% o wala kang babayaran ng mga insurance, wala kang babayaran ng shuttle, mortgage, at lahat. At the same time, lower repair cost, especially kasi kasa pa yan, kasa maintain yan. So, dadali mo lang sa kasa, tapos aayusin nila para sa'yo. Ano naman po ang cons pag inupa mo yan? Siyempre, hindi mo pag may-ari. Number 2, may mileage limits yan. Kasi may mga iba, in 3 years, kailangan ang magamit mo lang, let's say, 15,000 kilometers. So, hindi ka pwedeng lumagpas ng 45,000 kilometers. Pag lumagpas ka, meron ka ng babayaran extra. Siyempre, number 3, yung tinatawag nating wear and tear. Kung let's say, may na-damage sa sakyan, responsibility mo yan, di ba? And then number 4, hindi mo pwedeng i-customize. Hindi mo pwedeng siyang i-lower, hindi mo siyang padalitan ng ilaw, hindi mo pwedeng i-design kasi hindi po iyo ang sasakyan. That is number 1, leasing. Ang pangalawa naman po is tinatawag natin na mortgage or financing. Ito naman, maglo-loan naman kayo para mabili na ito. Halimbawa, may sasakyan po kayo 900,000. 5 year po ang loan. Magbabayad po kayo ng 20%. More or less, ang ibabayad nyo upfront nasa 180,000. And yung remaining balance po, 720,000, if a 5-year term siya at 8% interest per annum. At pag binibili lang bilang na po natin, more or less, lalabas na po siya ng monthly amortization, more or less, nasa 18 to 20 plus thousand pesos per month.
ito ay mas mataas kumpara syempre sa 12,000 to 15,000 a month. Ano naman po ang pros pag ikaw ay nag-financing? Syempre, ikaw may-ari. Number 2, flexibility. Eh syempre, kung gusto mo pang mas mahaba pa ng konti yung terms ng loans or pwede mo iklian, pa pwede yan. Number 3, customization. Anytime, pa-lower mo, lagyan mo pa ng pakpak. Kung gusto mo, lilipad pa yan. Number 4, no mileage limit. Eh, kahit na kung gusto mo, patakbuhin mo agad na mahaba yan. Eh. Siyempre, iyon na yan. Eh. Wala naman problema yun. And then last, siyempre, equity. Ang ibig sabihin ng equity, ikaw may mag-aari niyan in the near future. Pag ibebenta mo ulit, may pera kang mababawi. Gusto mo bang makamit ang iyong financial goals? The Ipon Box can help. With the Ipon Box, may shading system siya para matrack mo ang iyong ipon and stay motivated to save. So ano pang hinihintay natin mga friendship? Take the first step to financial freedom with the Ipon Box. Ano naman po ang cons? Anong cons ang financing? Eh, syempre naman, meron tayong interest. Higher monthly payments. Syempre, number one, ano po ang problema? Eh, syempre man, meron tayong highly monthly payments. Mataas po ang babayaran po natin. Number two, high interest. Oh, may interest yan, ha? Bilangin nyo kung at 8%, eh, malaki rin po yan on a monthly basis. Number three, depreciation. Bumababa ang halaga ng sasakyan by 10% interest per annum. Number four, eh syempre, may responsibilidad ka dahil may utang ka. Syempre naman, ang isa pang challenge yan, wag naman po sana, just in case na hindi mo na kayang bayaran. Diba? Ano po mangyayari sa sasakyan? Eh, mahahatak. Paano yung down payment mo? Wala na rin. Diba? And then, syempre, yung repairs and maintenance cost, eh syempre, lahat na sa iyo yan. Diba? Kasi ikaw ang may-ari. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Life of May. Pa-shoutout daw si JMD Vlogs at si Taidong TV. Maraming salamat. And last but not the least, pinag-usapan na po natin yung leasing, yung financing, and number 3, cash. Ito yung favorite subject ko. Let's talk about the pros. Number 1, wala kang monthly payments, wala kang monthly interest, wala kang utang, walang mileage limits, flexible, iyo. At at the same time, ang kagandahan, may peace of mind and security ka. Siyempre, ang cons naman yan, eh siyempre, malaki ang kailangan i-upfront na cash mo. At the same time, may depreciation din. Kaya kung titignan nyo, among the three, leasing, financing, or cash, ano sa palagay nyo ang pinakabagay po sa inyo? Para sa mga taong gustong mag-lease, kunyari kung short term ka lang, hindi ka na magtatagal dito sa Metro Manila, eh, pagkatapos hindi ka magtatagal dito, alis ka na sa abroad, baka pwede ka na lang mag-lease. 2 to 3 years lang siya. Number 2, maganda naman ang financing sa mga taong gusto naman i-spread out ang cost. Hindi mabigat. At the same time, kung gusto nyo mag-build ng credit line or tinatawag na credit score. And then number 3, ay nako, yung mga taong gusto bumili ng cash na walang sakit ng ulo. Pero alam mo, again, iba't iba tayo. Para sa akin personally, the best car that you can drive is a car that you can buy in cash. Kahit second hand car siya, at least wala kang sakit ng ulo, wala kang babayaran, maintenance lang ang babayaran mo. Kaya nga sa tatlong options na ito, at the end of the day, kayo po ang mamimili kung ano ang mas prefer nyo. Pakitype na lang sa comment section after hearing this information, ano sa palagay nyo ang mas babagay po sa inyo? Leasing? Financing? Or what we call as cash? Pakicomment na lang sa comment section. Tatandaan ang tamang karunungan, tamang kaalaman, ang susi sa pagyaman. Gulong-gulo kayo kung hindi nyo alam. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for joining to lead. Which method is the best option for you? Pag-usapan natin ang tatlong option. Leasing. Watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.